So for today's video ay gagawa po tayo ng homemade buko pie at lulutuin po natin ito sa kawali lang. And syempre, pwede nyo rin po itong lutuin sa oven. Same lang po yung procedure, same lang din po yung recipe. Kaya tara na, simulan na natin. Okay, so bali first step na gagawin natin ay gagawa muna tayo ng crust dough ng ating buko pie. So gagamit ako dito ng 500 grams or kalahating kilo ng all-purpose flour at tinakal ko ito. Ito ay almost 4 cups. Pero kung gusto niyo po na medyo manipis po yung crust niyo, pwede niyo pong bawasan. You are adjust yung ating ingredients. And then maglalagay ako dito ng 50 grams ng margarine and 50 grams ng lard. Pinagsama ko na lang siya. Kung wala po kayong lard or shortening, pwedeng ano na lang, butter na lang or margarine na lang. Okay lang 'yon. And then i-mix lang natin ito, i-coat lang natin yung ating harina ng ating lard and margarine. Tapos, maglalagay ako dito ng 1 cup ng tubig. So, eksakto po na 1 cup po yung nilagay ko. Combine lang natin ito. So, dapat po malinis po ang kamay nyo bago nyo po gawin ito. Masahin lang natin ito hanggang sa makabuo tayo ng magandang dough. Kung sa una po ay sa tingin nyo ay ano siya, dry siya. Pag nahalo nyo na po siya ng mabuti ay tamang-tama lang po ito. So, masahin natin ito ng mga 5 minutes hanggang sa lahat po na nakikita nyo dito na harina ay ma-absorb niya lahat. Okay, kagaya po na ito. Wala na tayo nakikita ang powder ng harina. Intensit natin ito ng mga 15 to 30 minutes para mas maging elastic pa siya. And then after 15 minutes, ito na nga yung ating dough. Ayan, medyo lumambot na po ito. Okay, so hatiin natin ito para sa takip niya at yung crust mismo. Okay? So, una po natin gagawin ay yung pinaka-crust niya, yung sa ilalim. So, panipisin lang natin ito gamit ang ating rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwede kayong gumamit ng baso. Okay, so ito na. Pwede na po ito. Medyo napakapal lang natin. And gagamit ako dito ng round pan, 8 inches. Ito yung ginagamit ko sa egg pie. So, bali pinahiran ko lang ito ng shortening or lard. Kung walang lard, pwedeng margarine or mantika na lang. Para lang hindi madikit yung ating buko pie mamaya. Pagdating po sa pagde-design ng inyong crust, bahala na po kayo kung paano nyo po ito i-design. Ako po kasi ganito lang naman ako gumawa o ng design. Simple lang, ganito lang, madali lang naman po ito. Okay, and then tapyas tanggalin natin yung ano, yung mga excess. Tapyasin natin. And then ito namang natitira, ito yung gagamitin nating pantakip niya. So, panipisin lang din natin yung kakasya sa molder natin na pantatakip. Okay? So, ito, pwede na po ito. Okay, so takpan muna natin ito ng tela para hindi siya malatin, hindi siya mag-dry. Gagawa muna tayo ngayon ng palaman ng ating buko pie. So gagamit ako dito ng 1/3 cup ng sugar, 1/3 cup ng condensed milk. And then maglalagay din ako dito ng 2 cups ng tubig. Kung gusto niyo po na creamy ang inyong buko pie, pwede niyo pong palitan yung tubig natin ng evaporated milk para mas masarap siya. So 2 cups po ito. Haluin natin. And then, isasalang natin ito hanggang sa ito po ay kumulo. Habang nakasalang po siya ay gagawin natin yung ating cornstarch mixture. Maglalagay ko dito ng 2 cups ng tubig. And then, 1 1/3 cup ng gaw-gaw or cornstarch. Okay, tapos haluin natin ito. Para make sure po na wala pong buo-buong gaw-gaw. Para po makinis ang ating buko pie. Maglalagay na rin ako ng mga 1/2 cup ng kinayod na buko at nagsama din ako ng 1 cup ng sabaw ng buko para talagang malasa siya. Pero kayo po, kung gusto nyo na wala na lang sabaw, okay lang din naman. Palitan nyo uli ng liquid para maganda yung kalabasan ng ating buko pie. Ito, kumukulo na ang yung ating tubig kanina. So, ilalagay na natin itong cornstarch mixture natin. Okay, so, kapag nilagay na po natin yung cornstarch mixture natin, kailangan mahina po yung apoy natin. At continuous po yung paghahalo nito para hindi po masunog yung ilalim.
So, ayan, nakikita nyo na medyo bumibigat na po siya. So, haluin nyo lang ng haluin. Lutuin nyo to ng mga 2 minutes. Ganun. Okay. So, dapat po ganito po ang consistency ng feeling ng inyong buko pie. O, diba? Wala siyang buo-buong gaw-gaw. Okay. So, eto. Pwede na po ito. Ito na yung ating gagamitin molder. Ready na rin natin yung patakip. At isalin na natin itong ating palaman dito. Ayan, kung gusto nyo po na makreaming, makreamy talaga ang inyong buko pie, ay sabi ko sa inyo, palitan nyo po yung tubig. Yung tubig natin na 4 cups, pwedeng palitan nyo ng 2 cups na evap, pwedeng 2 cups na water. Ganon. Para milky talaga siya. Ito kasi pang negosyo recipe to eh. Sa mga panaderya kasi to eh. And then, tatakpan na natin ito. So, ilak natin ito kagaya nito. Kailangan magtagpo yung nasa ibabaw tsaka yung nasa ilalim para malakpo siya. Okay, tapos tapyasin natin yung mga sobra-sobra. Actually, marami pang sumobra, oh. Sobra po talaga yung 500 grams na all-purpose flour. Kung gusto niyo po na medyo manipis lang po yung crust nyo, i-adjust nyo na lang po yung sangkap natin sa ating crust. Kasi itong nagawa ko po ay medyo makapal. And then, maglalagay ako dito ng egg wash sa ibabaw para naman makintab siya at talaga yummy-yummy tingnan. Mas maganda po yung ano, yung niluto siya sa oven, tapos may ganito, makintab po talaga siya, tapos medyo nagbabrown pa yung ibabaw. And then, tusukin po natin ito ng tinidor para hindi po lumobo yung ating crust. Kasi minsan lumolobo siya. And then, isalang ko na ito dito sa ating kawali. Wala pong tubig yung ilalim, ha? Wala po. So, pinainit ko lang ito. And then, salang ko ito. Lulutuin ko po ito ng isang oras sa tamang apoy lang. And then, ito na nga po yung ating buko pie after 1 hour. Hindi namula yung ibabaw, no? Hindi po siya namula kasi niluto nga sa kawali. Pero kung gusto nyo po na mamula siya, maglagay po kayo dito ng takip na flat. Tapos, lagay nyo po ng baga sa ibabaw para mamula po yung ibabaw. Kung gusto nyo po na mamula-mula yung ibabaw, pero tuluto na po ito. Hindi nga lang talaga mapula yung ibabaw. Pero pag binake nyo po ito sa oven, syempre, mamumula yung ibabaw niyan. So, i-cool down natin ito bago natin hiwain. Pero kung gusto nyo, kainin to ng mainit, okay din naman. O, diba? Kasi mas masarap ito mainit. Mas masarap din to pag malamig. Okay, so hiwain natin. So, medyo makapal po itong ating nagawang egg pie. Kung magbebenta po kayo nito, medyo siguro, medyo nipisan nyo na lang yung paghihiwain nyo. Ito kasi, o yan, o, masyado siyang makapal. So, adjust nyo na lang po. O, ayan. Sana po nagustuhan nyo ang aking video for today. Sana po may natutunan kayo at sana nakatulong din po itong video na ito sa gustong mag-put up ng ganitong buko pie business. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay paki-like na lang at pa-share na lang din. Thank you for watching. Bye!